Mga pasahero mula Naiya Terminal 1 papunta sanang Riyadh, Saudi Arabia ay 2 araw nang stranded sa airport. At ayon sa caption ni Kabayan sa kanyang video na si Rosalie Mendoza, ay nung una ay na-cancel yung flight nila sa Philippine Airlines. At hanggang umabot na ng 2 araw, hindi pa rin sila nakakalipad. Our flight is cancelled going to Riyadh. Nakikita nyo, panic ang mga tao. Ayan. Sa halip na buka, kaninang umaga, mga 11:45 ang flight namin. Ayan, kinanceled dahil bukas na daw ng umaga. Ayan, ang mga tao, panic sila. At nung palis na ulit sila, base sa mga OFW na mga pasahero, ay pakiramdam nila na hindi sila safe sa nasabing eroplano dahil hindi daw ito well-maintained ng 1 linggo. Kaya natatakot silang ito ang sakyan nila. At dahil sobrang init sa loob ng eroplano habang nag-aantay, dahil nga hindi daw sila pinapalabas, ay may nahimatay na. To all PAL staff, okay, please don't tell us to board this airplane or any airplane if it is not well maintained for 1 week. How could you ask us to board the airplane without maintaining it well? Yes, we are under the stress because of our job. Yes, okay? Of course. And now we will not agree to use this plane again. Yes, of course. So, I asked them to send somebody here to see the situation. Okay? Okay. Yeah. Ayaw na namin dito. Lahat dito ayaw na. Okay. Uy, di magreklamo tayo sa OWA dahil wala namang sasakay dito. Kinontak din nila si OWA admin Arnel Ignacio para ayusin ang sitwasyon. At pumunta naman ito mismo sa airport kung saan nangyayari ang komosyon. Kung tayo tomorrow, negative 18, nag-overbook na po sila. Kaya hindi tayo pwedeng mang-inconvenience ng 12 para maipasok ito. Kaso so, problema natin sila, 2 araw nang nandito. Sir, so, ano? Bali, leave it. Ngayon, sir, sabi naman nila, patuloy pa-assist nyo sa CRO. Sabi ganyan, pa-assist sa CRO namin kung anong pwedeng may partner na... Kasi kung ngayon, pagsasabay-sabay natin, ay pare-pareho tayong hindi makakasolve ng problema. Ano, pagkasundo, ano una natin gusto solve? Makalakalakay for us para makaalis tayo. Kakasundo tayo. Opo. Okay. Kakasundo tayo. Lilipad muna. Opo. Okay? Yung refund, aayusin natin after. Kasi kung ngayon natin pag-uusapan yung... Ay, refund mo. Ang hirap yun. I think yung amo mo din sa ano, marirepan niya sa Riyadh. Wala naman tayo hindi aayusin. Pero ang unahin natin kung ano yung una yung pangangailangan ngayon. It is lumipad. Okay? Walang kumukontra doon? Wala po. Okay. Pare-pareho naman ang lipad natin ang destinasyon. Opo. Riyadh dito? Opo. Okay. Ba't ka ba nakasalit? Okay lang po. May available sa Di, walang problema sa'yo. Wala pa.
Hindi mo lang nakakapagawa. Kung sa mga ganitong sitwasyon naman na ang airlines company ang may pananagutan, kagaya nga ng sabi nila na hindi well-maintained ang eroplano kaya hindi sila nakaalis, ay dapat talagang bayaran or i-compensate ng airlines company ang expenses tulad ng hotel at pagkain ng mga stranded na mga pasahero. Ang kagandahan ngayon guys, alam nyo kung ano? Merong OWA admin Arnel Ignacio ang mga OFW. Sino ba naman ang mga nakaupo sa gobyerno na kapag tinawagan ay susugod agad, lalo na sa mga nangangailangang OFW? Kaya saludo ako kay OWA admin Arnel Ignacio. Meron tayong audience, the OFW Dependent Scholarship Program, 20,000 a year na humingi dito. Mag-apply lang sila sa legal offices. Siyempre, meron po itong requirements. Yung pong sinusukat natin dito, ito talaga masipag na meron dedikasyon na i-apply ito. Kadalasan niya, nakukuha nila yan. Kasi bawat ages, meron po tayong numero ng mga scholars na bibigyan. Like dito sa binanggit ko na OODSP, 5,000 na ito, 5,000 scholars tayo here. Yung sa isa naman, meron tayong ginagdalang pa natin ito ng 1,000 for scholarship, plus yung mga nasa gitna na ng pag-aaral na hindi naka-apply ito at nais nila na pwede sila mag-apply ng 1,600. Okay, so inisipin na malak programs sa OFW, best to visit the website of OWA. Even for seafarers, ito isa to, nalito po ba yung mga sinabi, parang robot lang parang magandang. Ito nga, para hindi mo sa pamilya to, kita mo, meron ng lugar ang OFW sa visit terminal 1. And hopefully, mabuo natin yung terminal 3 and all the other terminals ng mga airports all over the country. The seafarers, natapos na natin yung unang OWA seafarers hub sa Pag-inig para yun yung mga seafarers natin, hindi nag-aalala yung mga pamilya nila na pagka namin na sa Manila, meron silang lugar kung saan sila safe na safe na makakatambay, meron copy machine doon, we will provide a lawyer kasi kadalasan meron mga lumalapit sa kanila, binobola-bola sila, mga itong mga ambulance chasers. So ito yung mga sagot natin dyan. Naka-aircon ito, meron pagkain. They can stay there since it will be over 24 hours. The first one, again, ando na, matatapos na, nandiyan sa nabin. Kung ba mga pwede pa, maraming mga programa. Loan programs para sa pamilya ng OFW. Meron na nakakapagtanong tayo with the land bank. So literally, up to 100,000 pesos sa grupo naman ng 5 million pesos. Pero, ito dapat meron silang negosyo. Meron ng negosyo na maandar or meron negosyo kita tayo na meron na silang business plan. Hindi pwede yung, kung kailan mo na naisip, lalapit ka sa amin, masasabi mo, ang kailangan ko lang po, baka pagtayo ng negosyo para makakain kami ng tatlong araw. Wala pong ganun. So, I hope that nagkakasundo tayo na ipapaliwanan namin bakit meron kami kahigpitan dito. Una, ang perang ginagamit dito ay ang contribution ng OFWs. So, I'm very sure you'll agree with me. Hindi naman ito pwede pamigay na ng pamigay na pamigay. No? So, ito talagang sinusunin natin. Meron ba tayong tulong puso program? Ito ay hindi utang, grant. Doon sa mga meron na existing na negosyo at may kumal partners. Ano lang ang nanam mo? Ako daw ang tumahimik, ako yung ini-interview. Hindi ko nakakita ng OFW. Ako yung ini-interview, ako yung pinatatahin. Ngayon pala. Para ako pa naka-store ko sa kanya. Tulong puso program, again, kung meron kayong na-initiate na negosyo, maandar na or kinaplano nyo pa lang at meron mahusay na presentasyon ng inyong business plan, mula 50,000 up to 1 million pesos grant yan para sa grupo ng OFW. Oh, the details of which, i-checkin nyo mabuti sa ating mga website para kasi masyado mahabang, sakit na bunga nga ako eh. Makapaliwanan. Ano ba? May nakalimutan ko ba ako? Ayun po, asay po sa mga